What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. It's me, Michael Works again. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. So ayun guys, meron ako ulit sa inyong isi-share. At isang malapitang ano na naman. Balik tayo ng 2018 hanggang ngayon. Isi-share ko sa inyo yung mga videos ko sa motor show and mga pictures ko sa motor show. And syempre gusto ko sa inyo lahat i-share kung ano ba yung naranasan ko sa show, ano nga bang meron sa show, and yung mga pictures din na magagawa ko. Lahat na makikita nyo dun sa videos ko and mga pictures, lahat po yun ay gawa ko. Hindi po tayo nag-grab ng ibang picture lang na may ilagay lang sa videos. And kung may makikita po kayo dun sa video ko na ibang motor, pero gawa ko pa rin po yun. Dumaan pa rin po sa aking mga kamay yung mga motor na yan. And yun po, isishare ko lang sa inyo yung mga videos ko sa motor show. And yun lang guys. Tara, panoodin na natin. Let's go!
So, ayun guys, napanood nyo na yung mga videos natin na nasa motor show. And papakita ko naman sa inyo ngayon yung mga pictures ni Mati at yung mga nasa show. And syempre, nandun din ako. Ay, may mga nagpa-pictures din. Wow! And nga guys, share ko sa inyo yung pictures naman. Tapos na yung videos. And tara, panoodin na natin yung mga pictures. Mga mini slide show. Let's go!
Yo! So, ayun guys, napanood na natin ang mini slideshow ng aking, hindi pala mini slideshow, slideshow. Sana po nag-enjoy kayo sa ginawa kong video ulit. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Megalworks. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makakamit itong achievements na to. And hanggang ngayon, meron pa ding pandemic. Siguro, ano na to, hanggang next year na. Sana, wag naman. Sana, sa itong darating na bagong taon, Pasko, sana mawala na yung pandemic. And, ang pangit naman nun, diba, guys? Pag Pasko at bagong taon, meron pa din tayong pandemic. Hindi natin may enjoy yung bagong taon and Pasko kasi may pandemic. Siyempre, ito yung nakasanayan natin pag may Pasko, di ba? Pasko at bagong taon, nandyan yung ating mga pamilya, kamag-anak, nagpupuntahan sila. Di ba? Ang saya nun. Kaya sana sa lahat ng kababayan natin, sana magkaisa. And huwag na tayo maging makulit, sumunod na lang tayo sa batas. Yun nga, lagi ko sinasabi sa video ko na sumunod na lang tayo sa batas. Kasi wala namang mangyayari sa atin kung susunod tayo, di ba? Mas makakabuti sa atin kung susunod tayo sa pinatutupad ng gobyerno. And kawawa naman tayo, di ba, kung magkakaroon tayo nung sakit na yun. Napakahirap talaga. Ang dami nang namamatay, di ba, dahil sa sakit na yun. Kaya please lang, wag na tayong makulit, huwag na tayong makipagsabayan sa gobyerno kasi naiintindihan naman nila na wala kayong makakain, wala din trabaho kasi kung lagi tayong sumusunod sa batas, di ba? And yun nga, nang dahil dun, yung iba wala nang makain, wala nang trabaho. May binibigay naman silang buwan or mga ilang days na quarantine, ganun nga, na ECQ, ganito, and GCQ, para makusahan natin yung pandemic na yan. And ngayon, parami pa rin ang paraming cases, kasi hindi naman natin masisisi yung mga tao, di ba, na nagugutom sila, na hindi sila papayag na wala silang trabaho. Yung iba, yung frontliners, yan. Isa sa pinaka inaasahan natin yan dahil ngayong pandemic and ating mga kapulisan, yan. Kundi dahil sa kanila, hindi maharang yung may mga, halimbawa, hindi nila maharang yung taga-ibang lugar na papasok sa ating lugar, 'di ba? Halimbawa, ganito ganyan, papasok sila. 'Yun, haharangin nila. Sila ang haharap doon. Halimbawa, yung tao na 'yan, merong sakit. Oh. Sila yung unang haharap doon, 'di ba? And 'yun, edi kung may sakit 'yun, sila yung unang mahahawahan. Kaya 'di ba, maging proud tayo kasi may mga ganyan tayong mga frontliners. And yun nga, kundi dahil sa kanila, yun. And yung pagkakaisa ng tao, yun nga, lagi ko sinasabi sa, kasi tayo rin din naman na makakapuksan yun yung pandemic na yan. Kasi kung magkakaisa tayo, kung susunod talaga tayo, matagal nang tapos tong pandemic na to. And ngayon, lahat ng tao, yung iba nasa loob na ng bahay, hindi na sila lumalabas. Lalabas man sila kung maubusan sila na stock na pagkain. God, napakahirap. Talaga ngayong sa dinami-raming dumaan na na pagsubok dito sa ating bansa, ito ang pinakamahirap. Itong taon na to, itong 2020.
Sobra, napakahirap, napakadaming nangyari. Mga memories, mga idolo natin, yan, katulad ni Brian, yan, tas yung nangyari sa Taal, di ba? Napakahirap. Iba tong 2020 na to. Ito ang pinaka-memorable na taon. At sa mga dadating na taon, ito ang pinaka-tatatak sa bawat mamamayan. Itong year na to. Kasi ito lang yung malala nangyari talaga eh. Yung sunod-sunod na trahedya, na pangyayari. God, napakahirap. Kaya, yun na lang. Sumunod na lang tayo sa batas para hindi na tayo mahirapan, guys. Para matapos ito. Para next year, kung mawala na siya, di ba? Free na tayo. Makakagala na tayo kung saan man natin gusto pumunta ng lugar. Makapagbakasyon na tayo. Hindi katulad ngayon. Wala talaga. As in, wala. Hanggang bahay ka lang. Hindi katulad dati na walang pandemic. Makakalabas ka. Eh, ngayon, wala. Lalabas ka lang ng bahay nyo, nakakatakot na. Kasi di mo alam, may mga kasalamuha mong tao, meron na palang ganun. Kasi hindi naman agad ma-detect yun eh, yung sakit na yun. Mga 1 week or 2 weeks, ganun. Ano yung ano na yun, yung sakit. Kaya, napakahirap. Kaya di ba may mga celebrities din na mga nagka-COVID. Sineshare nila kung ano ba yung feeling ng merong sakit na ganon. Kaya sinasabi nila, di ba, sobrang hirap. Paano na lang kung mahina yung katawan mo, di ba? Wala na. Kaya isipin nyo rin yung pamilya nyo bago kayo gawin yung bagay na ikakasama ng ano nyo, ang buhay nyo. Diba? Kaya bawat galaw dapat nandito, sinasaisip. Hindi yung basta maisip mo lang, go lang go. Kaya ngayon, isipin nyo may pandemic. Isipin nyo pag pumunta kayo sa lugar na to, ikaw lang mag-isa, tapos pag uwi mo, may pamilya ka. So yung hindi mo alam yung nakasalamuha mo pala, meron na. So ngayon, uuwi ka sa pamilya mo. Oh, meron ka. Meron kang sakit na ganon. Siyempre, pamilya mo, nakasalamuha mo na. May posibilidad na magkaroon din sila. Diba? Kaya, ginagawa nila quarantine sa mga papasok. Yan. May 15 days na quarantine. Para per, ano na lang din, per safety ng bawat isa. Diba? And yun guys, maraming salamat sa nanood ng video na to. And sa mga videos ko, sa mga pictures ko, maraming salamat. And walang pagsawang pagsuporta sa akin. And sa mga videos ko na parating pa, more videos and more subscribers, maraming salamat sa inyo. Eh, nagsisimula pa lang tayo guys. Malayo pa ang ganun pa tayo. And di ko naman sinasabi na gusto ko talagang umangat. Yung ano lang, yung may share ko lang sa inyo yung nalalaman ko sa paggawa ng motor, yung mga talento ko, gusto kong i-share sa inyo na yung mga techniques ng paggawa ng motor, yan, sa paggigitara, yan, kung meron kayong mga gustong ipatugtog sa akin, yan, pwede nyo rin akong i-request, mag-comment down below lang kayo sa mga videos ko, and, mababasa ko naman kagad yun, and, i-ano ko naman kagad yun eh, in-note ko naman kagad yun, na yun yung in-ano nyo, and, marami pa tayong tatahakin guys. Marami pa ako i-share sa inyo. Matapos lang talaga itong pandemic na to. Promise yan guys. Madami pa ako i-share sa inyo. Hindi lang to, hindi lang sa motor.
hindi lang dito sa pag-paint, marami pa. Ayan, marami tayong pupuntahang lugar pagkatapos nitong pandemic na to. Promise, kasama ko kayo sa bawat video ko, kayong inspiration ko sa mga paggawa ko ng videos. Kung hindi nga dahil sa inyo talaga, hindi ako magpupush na mag-videos. Hindi dahil dun sa may makukuha kang sahod sa YouTube. Yan, yung iba kasi, iniisip nila na, uy, gagawa ko ng videos na sa YouTube. Yung video ko, i-upload ko sa YouTube para, para kumita ako. Hindi ganun, guys. Sa bawat videos na ginagawa mo, passion and love, kung yung ba talaga yung gusto mo, hindi mo lang magawa, hindi mo siya pwedeng gawing video lang eh. Yung maisipan mo lang ganito, yung may pagmamahal talaga na yung gagawin mong video na yon, na karapat dapat talaga na panoodin ng mga tao na nagaan sa YouTube, ganyan. Para yung mga interesting, di ba? So, ngayon sa dami na ng creator na yun, syempre lahat na ng magkakamukha naman sila ng content, pero iba-iba yung nakapaloob dun sa video nila. Magkamukha man sila ng content, magkakaiba naman, di ba? Pero yung iba, kukuha ng videos para ma-upload lang. Huwag ganun, guys. Hindi naman natin sariling gawa yun eh. Sa ibang gawa yun. Kaya ka nga naging creator, di ba? Own works, sarili mong gawa. Hindi yung kakopi ka lang para kumita ng pera. Di ba, guys? Kaya, yun guys, maraming salamat sa nanood ng videos na to. Eh, tatapusin na natin dito sa video na to ang cut na natin. So yun guys, maraming salamat. Keep safe every day. And thank you sa pag-watching. Peace!